Tunay pa rin ang 2022 elections. Makakausap natin si Comelec Spokesperson James Jimenez. Director Jimenez, good morning. Si Igan ito. Good morning, Igan. Magandang umaga po. Oo. So itong pag-postpone ng 2022 election, wala sa isip ng Comelec. Tuloy yung kalendaryo natin, Director. Yes po. Sa ganang Comelec po, walang dahilan para i-postpone ang halalan ng 2022 at patuloy ang aming pagpaplano para sa isang COVID-safe elections. Mm-hmm. Pero yung concern nga po ni Congressman Mikey Arroyo na kung sakali no, na lumala pa ang sitwasyon, handa naman din po ang Comelec na sumabay rito. Yes po. In fact, ang buong pagpaplano po natin ay nakatuon dun sa ideya na meron pa talagang COVID pagdating ng 2022. Kaya lahat ng paraan para maging safe yung elections para sa publiko, ngayon pa lang tinatrabaho na po namin. Pero Director, yung 3 days na extension, mukhang hindi nakikitang legal daw ng ilang mambabatas yun. Well, isa lang po yan sa mga solusyon na pwede natin gawin. No? Opo. Yung pagpapalawig ng araw ng halalan. At ang purpose lang naman po niyan ay para hindi tayo magsiksikan sa isang araw lamang. Meron namang ibang solutions, no? Opo. But ginagawa para lang ng proposal yan ngayon. Mm-hmm. Ang main point lang po talaga is that, well, una, nagawa na natin sa ibang usapin yan. Halimbawa, overseas voting is 30 days actually, no? Mm-hmm. And then, yung local absentee voting, in effect, more than one day ang nagaganap na voting dyan. Mm-hmm. For a national and local election. Opo. So, hindi tayo nagkukulang ng example na nangyari yan. But again, tama naman, dapat pag-aralan po yung legal ramifications. Kamusahin lang po namin yung registration ng mga bagong botante, Director? Maganda naman po ang tinatakbo ng ating pagpaparehistro. We've been registering for almost for 4 weeks now, no? And wala pa naman tayong reported cases of transmission related to our registration. Uh-huh. In the meantime, more than 250,000 na ang nakakapagpaparehistro. So, bagaman medyo mabagal ng konti ang dating ng tao, we think it's going well. Mm-hmm. May mga limitasyon bang itatalaga pagdating sa pag-file naman ng candidacy? Alam nyo man, di ba parang piyesta sa Comelec pagdating ng araw na yan? Katunayan, Igan, ang gusto namin gawing online. Yung filing certificate of candidacy para wala na lang pupunta sa office ng Comelec. Paano yung kampanya? Anong nakikita nyo? Ah, yan ang medyo madugo. Dahil pag-uusapan natin kung magre-restrictions tayo ng physical gathering. Alam nyo naman na ang kampanya sa Pilipinas hindi naman talaga regulated. Ibig sabihin, kung gusto mong mangampanya dyan sa kanto, ang magre-regulate lang sa'yo yung LGU kasi sila yung may hawak ng palye, baka naman istorbo ka sa daan. Opo. Pero pagdating ng 2022 elections, baka kailanganin na maging makipag-ugnayan sa IATF ang Comelec for stricter regulations on physical campaigning. Opo. Pero we expect na talagang maraming kukontra dyan, so pag-uusapan natin yan. Opo. Kinukonsidera din ba ng Comelec online voting pagdating po sa mga persons with disability o kanya senior citizen? Ang talagang nakakasan na gusto nating gawin para sa mga online citizen, mga persons with disability at saka mga senior citizen, Igan, ay yung expanded alternative modes of voting, no? Mm-hmm. Particular yung absentee voting at yung voting by mail. Mm-hmm. Yung online voting, I admit tinitingnan na natin 'yan, medyo matagal na. But it's primarily for overseas voting. No? Mm-hmm. So we'll see what we can do kasi kailangan po talaga ng batas dyan. Eh. Oo. Okay. Yung Amerika ho, nagsasagawa ng mail-in voting. Ito ba'y kasama na rin po sa pinag-aaralan? Yes, sir. In fact, ang postal voting or mail-in voting, ginagawa na natin yan sa overseas voting. No? Ang gusto lang ng Comelec ay palawigin ito para ma-include ang domestic voting. Ibig sabihin, mag-identify lang muna siguro tayo ng mga particular na voters, halimbawa senior citizens or persons with disability na pwedeng gumamit ng mail voting. Opo. So nakakasa na rin po yung batas para diyan, yung bill para diyan. I think in the Senate of the Philippines. Ayan. So tuloy ang ating registration, Director. Manawagan ka na. Yeah.
Oo, nanawagan po ako sa mga kababayan natin mula Tuesday hanggang Saturday po. From 8 in the morning till 5 p.m., pwede kayo magparehistro sa mga opisina ng Comelec, including holidays yan. Including holidays, kailangan lamang po ay naka-face mask at naka-face shield tayo para po pasukin tayo sa Comelec office. And kung maaari, we encourage na mag-download na kayo ng form at magpa-appointment na po kayo. Ayan. Maraming salamat. Magandang umaga, Comelec Spokesperson, Director James Jimenez. Maraming salamat po.